mula dito sa DWIZ Manila, sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide. Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR, Luzon, Visayas, Mindanao at mula sa labas ng bansa. Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita. IZ Balita Nationwide. Kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita. IZ Balita Nationwide. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Edwin Eusebio at David Oro. Ang headline sa IZ Balita Nationwide, panghapong edisyon, ngayon ay 21 ng Hunyo 2021, Lunes! Apat na panibagong kaso ng Delta variants na itala ng DOH. Pagsusuot ng face shield sa labas ng bahay, hindi na required, ayon kay Secretary Roque. Power system sa bansa inaasang magiging maayos na sa mga susunod na araw ayon sa DOE. PDP laban, posibleng suportahan si Mayor Sara Duterte sa susunod na halalan. Oil price hike, ilalarga na. Balita sa iba yung dagat. Pope Francis, hinimo kang military leader hinggil sa mga apektado ng kaguluhan sa Myanmar. Sa balitang sports, nanito Don Naire, makakasagupa ang kapwa Pinoy boxer. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng kondol, alamin. At sa showbiz, Makoy De Leon at Elie Soson, nagkabalikan na bago pa ang pandemya. Juan. IZ Balita Nationwide. Magandang hapon, sakala po naman ang ating kasama sa News Center, Operation Center at ganyan naman sa Engineering. Kami po ang inyong mga tinig balita. Ako si Edwin Eusebio at David Oro. Sa detalye, 17 ang kaso ng mga nakakahawang Delta coronavirus mula sa India ang na-detect sa Pilipinas. Ayon ito kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kung saan 4 na kaso pa ang nadagdag kabilang returning OFW mula sa MV Eastern Hope na barkong nakadaong ngayon sa South Korea. Isa-anya ang namatay mula sa Delta variant at nakarecover ng iba pa. Ipinagmalaki ni Vergere ang anyang epektibong pagpapatupad ng border controls dahil na-detect kaagad ang mga nasabing Delta Corona variants mula sa mga biyahero o Pilipinong bumabalik sa bansa. Una nang inihayag ng mga eksperto na ang Delta variants ay una nang natukoy sa India at sinasabing mas mabilis makahawa at nagdudulot pa ng mas matinding sakit sa mga dinadapuan nito. Bultuhan ang pagdating sa bansa ng nasa lihuang 40 million doses ng COVID-19 vaccine na gawa ng Pfizer. Ipinabatid ito sa DWIZ ni National Task Force Spokesperson General Restituto Padilla. Kaya't kung ano ang kaagad na mapuproduce ng Pfizer ng bakuna ay kaagad i-deliver sa bansa. Sinabi pa ni Padilla na bago matapos ang taon ay inaasahan ng herd immunity dahil dagsa na ang bakuna na maaaring iturok sa mga Pilipino, lalo pa target ng gobyerno ang 500,000 mababakunahan kada araw. Hindi po siya one branch kasi magandaalig po ito sa production facility. Correct, sa correct. Unidos. So kung ano man po yung naisat aside nila para siguro mga 1-2 million kada delivery, okay. Yan ang siyang dadating po. Tama-tama lang po yun kasi yung ating rollout ay may tinatarget po tayo na mga bilang. Pagdating ng panahon na yan, yung dagtahan ng bakuna ay angkop dahil nag-i-increase na tayo ng rollout rate natin sa 500,000 a day to more than that. The National Task Force Spokesperson General Restituto Padilla sa panayam ng DWIZ. Mga bagong variants ang isa sa tinitingnang dahilan ng pagdami ng bilang ng kaso ng COVID-19 sa Visayas at Mindanao. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, mayroong nadiskubre mga variants ng COVID-19 na mabilis makahawa na posibleng dahilan kung bakit hindi dumarami ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Gayunman, nilinaw ni Vergere na marami pa rin ang posibleng
rason o dahilan ng pagdami ng kaso ng nakahawang virus. Gaya na lamang anya ng mga napapaulat na individual na naging kampante na at hindi na nakasusunod sa mga ipinapatupad ng health protocols. Kagunda rin ito, tiniyak ni Berhere, patuloy ang kanilang monitoring sa COVID situation sa Visayas at Mindanao. Pinag-aralan na ng gobyerno ang pagbuo ng isang digital ID na magpapatunay sa isang individual na ito ay nabakunahan na kontra COVID-19. Ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, kumikilos na ang Department of Information and Communication Technology o DICT para makabuo ng isang tinatawag na Common Vaccination Digital ID with QR Code. Sa pamamagitan ng QR Code na ito, malalaman ang brand ng bakunang itinurok sa isang individual at ilang doses na ang natanggap nito at kailan. Isa ang Pilipinas sa mga bansang humiling sa World Health Organization na bumuo ng standard protocol para sa pagkakaroon ng Common Vaccine Passport. Samantala, pag-aaralan ng PhilHealth ang mungkahing sagutin na rin ng ahensya ang COVID-19 test sa mga naghahanap ng trabaho. Ayon kay Dr. Shirley Domingo, Vice President for Corporate Affairs at tagapagsalita ng PhilHealth, bukas sila sa mungkahing nabanggit ng mga mababatas, lalo't mayroong priority group ang Department of Health kung sino ang dapat na ipaisailalim sa COVID-19 testing. Ari Domingo, ang DOH rin ang naglalatag ng mga panuntunan kaugnay sa COVID-19 test at sumusunod lamang sila rito. Sabi nito, itiniyak ni Domingo na may sapat pang pondo ang ahensya para tugunan ang pangangailangan na epekto ng pandemya. Umapilaan ang karagdagang pang-supply ng bakuna contra COVID-19 ang Iloilo City dahil sa patuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ayon kay Mayor Jerry Treñas, napupuno na ang mga ospital, gayon din ang mga ICU beds at emergency rooms dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19. Ani Treñas, dapat na maunawaan na ang Iloilo City ay ang nagsisilbing regional center at halos lahat ng referral hospital ay dito matatagpuan. Anya, nag-hire na ang local, provincial at national government ng karagdagan pang nurses, nursing aides at utility workers na ipadadala sa mga pampubliko at pribadong ospital. Samantala, gobyerno dapat tiyaking may sapat na supply ng herenggilya o syringe para sa inaasang pagdagsa ng bakuna sa bansa. Detalingan mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Magandang balita ang pagbili ng 40 million doses ng bakuna mula Pfizer, pero ang kay Senator Amy Marcos, ang tanong ay kung mayroon bang sapat na heringgilya o syringe na magagamit para rito. Ito iniyak ni Senator Amy Marcos matapos manawagan sa pamahalaan na dapat hanapan na remedyo ang sinasabing kakapusan sa heringgilya ngayong inaasahan nga ang pagdagsanan ng bakuna dito sa ating bansa. Mahigit 75% ng mga syringe na ginagawa ng pinakamalaking manufacturer sa Pilipinas ay na-export sa North America. Ayon kay Marcos, kinakapos na ngayon sa United States mismo ng special na syringe na tinatawag na low dead space syringe. Kapag ang ginamit ay ang naturang special na heringgilya, nababawasan ang espasyo sa loob, kaya nahihigop ang lahat ng laman ng vial ng bakuna. Dahil dito, ang vial ng vaccine na panglimang tao lamang ay nagiging pang-anim na tao. Kung sakali, ayon kay Marcos, sa nakuha ng gobyerno na pangakong 40 million doses ng bakuna ng Pfizer ay maaaring maging 48 million doses. Ayon pa kay Marcos, bago pa nagkaroon ng pandemya, ginagamit na itong LBS syringe sa ilang sakit. Kaya lamang limitado ang paggawa nito kumpara sa karaniwang heringgilya. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong nakas sa DWIZ. Samantala, mga BJMP personnel at mga bilanggo sa Bukawi Municipal Jail, aba, inabakunahan na raw po lahat. Mga detalye ng balitang yan mula kay Patrol 9, J. Mark Dagala. J. Mark. Muling nanawagan ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Technology o BJMP sa mga lokal na pamahalaan na ikonsidera ang mga bilanggo sa kanilang vaccination rollout contra COVID-19. Ito ang inahayag ni BJMP Chief Jail Director Alan Iral kasunod ng isinagawang pagbabakuna ng pamahalaang bayan ng Bukawi sa Bulacan sa kanilang 148 mga persons deprived of liberty o PDL at 19 na BJMP personnel sa Bukawi Municipal Jail. Ayon kay Director Iral,
Dalawa sa mga nabakunahang PDL ay pawang mga nakatatanda o yung mga senior citizen, habang 10 naman sa mga ito ay may comorbidities o may iniindang karamdaman. Target ng BGMP na matihak na protektado rin ang lahat ng mga bilanggo mula sa banta ng virus sa ilalim ng kanilang kampanyang magkaisa para sa bakuna laban sa pandemya, lalo't ang mga PDL na ito ay nakakulong sa enclosed spaces. Sa kasalukuyan, mayroon ng 10,459 na mga tauhan ng BJMP at 1,766 na mga PDL na karamihan ay mga senior citizen at may comorbidities ang nabakunahan na kontra COVID-19. Patronay, di magtagalan ng ulit sa Pilometo ng Lakas, DWIZ. Samantala, inaasang maglalabas ng memorandum si Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa paggamit ng face shield sa loob ng linggo ito ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. Hanggat hindi nakapagpapalabas ng formal na kautusan, ibig sabihin, mananatiling status quo o parehas pa rin ang regulasyon kaugnay sa pagpapasuot sa face shield. Sinabi ni Nograles na nakasaad sa ilalabas na memo ang mga lugar na kanilang inirekomenda kung saan kinakailangan pa rin magsuot ng face shield. Una rito, sumang-ayon na ang Pangulo na sa ospital na lamang dapat i-require ang pagsusuot ng face shield. Sa kaugnay na balita, hindi na required magsuot ng face shield sa labas ng bahay. Ito ang inanunsyo ng Malacanang sa gitna ng mga panawagang tanggalin na ang policy kaugnay sa pagsusuot ng face shield. Paglilinaw ni Presidential Spokesperson Harry Roque, ang inapila ng Interagency Task Force o IATF ay ang pagsusuot ng face shield sa enclosed o indoor spaces kung saan maraming mga tao na makakasalamuha. Gayaan niya ng mall, pampublikong transportasyon, ospital at iba pa. Ani Roque, isa sa mga tatalakayin pa kasama ni Pangulong Rodrigo Duterte ang policy sa pagsusuot ng face shield. Una rito, sinangayunan ng Pangulo na sa ospital na lamang kailangang magsuot ng face shield, ngunit umapila ang IATF na isama ang iba pang pampublikong lugar. At kaugnay ng balitang yan, isang senador ang nalugod. Alamin natin kung bakit sa report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Itinuturing ni Senate President Vicente Soto III na improvement sa pinatutupad na health protocols ang paglilinaw ng gobyerno na hindi na kailangan magsuot ng face shield sa publiko kapag nasa labas o outdoor. Ayon kay Soto, kahit papagsuotin pa rin ang face shield sa mga enclosed area o enclosed establishment, pero mabuti naman at tama lang na hindi na ito ipagamit kapag nasa labas. Ito dahil bukod sa mainit kung saan nahihirapang huminga ang bukod sa naka-face mask ay naka-face shields pa, karaniwan din na nagmo-moistido. Samantala, sinabi ni Soto na hanggang ngayon ay hindi pa nakapagsusumite sa Senado ang Interagency Task Force ng listahan ng mga bansa na nagpapagamit o nagpapasuot ng face shields. Sa nakalipas sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole, inatasan ni Soto ang IATF na magsumite kung bukod sa Pilipinas ay ano pang mga bansa ang naguutos na magsuot ng face shields. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Mga karagdagang pangbalita sa aming pagbabalik, patalastas muna. IZ Balita Nationwide. IZ Balita Nationwide. Balik tayo sa Balitaan, alas 4.20. Kami pa rin po ang inyong mga tigapagbalita. Ako si Edwin Eusebio. At David Oro. Positibo ang National Task Force Against COVID-19 na maabot ang target na 500,000 shots ng COVID-19 vaccine bawat araw. Ito ang kay Dr. Ted Herbosa, medical expert ng task force, ay lalupat na sa bansa na ang isang team mula sa Health Ministry ng Israel na silang tutulong para ibahagi ang strategy na ginamit nila sa mabilis na pagbabakuna ng kanilang mga mamamayan. Ginamit nila ang technology, no? IT technology, logistics and supply chain management, kasi nga Pfizer ang ginamit nila, no? Binili nila yung Pfizer ng mas mahal. Pero nung tapos na buko na ang kanilang population, open up ng kanila. So nag-offer sila, ako yung nag-offer ang Israeli ambassador of government, send their experts here. PR, logistics and supply extra yung mga kakasamang kapagyan. Vaccination program ng Israel. So they will assess and look at our vaccination program. Siguro,
yun yung makakatulad natin gawin 500,000 na din. Sinabi pa sa DWIC ni Dr. Herbosa, malaking tulong din ang bakuna nights ng mga local government units. Ito'y para mapabilis ang pagbabakuna, lalo pat dumarag sana ang supply ng COVID-19 vaccine. Number one, meron tayong yung bakuna night at saka 24 hours. Ang tagin, mag-umpisa yata ng 24 hours. Tapos meron din silang vaccination bus na meron din yung ultra-COVID teaser. Pwede na umiikot ng IT or Moderna. So, ang nakikita kayo kagaya ginawa nila sa UK at US, maraming pump-up na vaccination center. Parang airport, pwede ka magbakuna. Sa paglakas mo ng subway, meron parang vaccination type. Papapo ka lang, papapakunan ka na. So ang tingin ko, ito on, pag maraming supply, alagay ko, hindi na kailangan ng pre-registration. Si Dr. Ted Herbosa, medical expert ng National Task Force Against COVID-19 sa panayam ng DWIZ. Ipatutupad na simula ngayong araw na ito ang scheduling system o appointment system sa vaccination sa Maynila, kaya't ipinagbabawal na ang walk-in sa mga vaccination sites sa lungsod. Binigyan din ng Manila Public Information Office na kailangang hintayin muna ng mga residente ang text message mula sa Manila COVAX na nagsasabi kung saan at anong oras ang vaccination slot nito bago pumunta sa mga vaccination site para magpabakuna. Nilinaw ng Manila PIO na hindi uubrang screenshot lamang ng text message ang ipapakita sa vaccination site, at kung nabura na ang mensahe, kailangan maghintay na lamang ng susunod na schedule. Una nang inihayag ni Manila Mayor Isko Moreno ang pagsuspende ng appointment system dahil sa kakulangan ng bakuna. Inaasahang 28,000 Manileño ang mababakunahan ngayong araw na ito sa apat na mall sa Maynila na may tig 2,500 doses at 18 community sites sa iba't-ibang parlance na mayroong tig 1,000 doses. Alas 4:24, sa iba pang pagsanang balita, mga pulis inatasang mahigpit na sundin ang ilalabas na Joint Operational Guidelines ng PIDEA at PNP. Update mula kay Patrol 9, J. Mark Degala. Mahigpit ang billing ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Guillermo Eliazar sa lahat ng kanyang mga police unit commander na siguruhing susunod ang kanilang mga tauhan sa ilalabas na Unified Operational Guidelines ng PNP at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Layo nito ani Eliazar na iwasang maulit pa ang malaking na engkwentro sa pagitan ng PNP at PIDEA noong Pebrero 4 na ikinasawi ng apat at ikinasugat ng maraming iba pa. Ayon kay ayon sa PNP Chief, isang paraan ito upang lalong maging epektibo at epesyente ang mga tagapagpatupad ng batas sa pagkakasana ng operasyon upang labanan ang pagdadanap ng illegal na droga sa bansa. Una nang sinabi ni PIDEA Director General Wilkins William Eba na tinatapos na ang Unified Operational Guidelines at kanila itong may lalabas bago matapos ngayong Hunyo. Nagbabala pa si Eliasa sa mga polis at PIDEA agents na tiyak na maharap sa kalabozo sakaling hindi sila sumunod sa binakalangkas na operational guidelines sa Patrol 9J. Magtagalan na gulat sa yung film ito de lakas, DWIZ. Samantala, alamin natin ang balita mula pa rin sa labas ng himpilan mula naman sa Kongreso. May pag-uulat si Patrol 7, Gil Risonto. Gil! Pinapasiyasat ni Congressman Marie Cardema sa Kongreso ang recruitment Operation Financial Transaction ng CBP and PNDF. Ayon kay Cardema, panahon na para tulungan ng kongresista ang tropa na militar na nundukan ng terorismo ng CBP and PA. Si Cardema ay Vice Chairperson ng Committee on National Defense inagaya ng Resolution Number 1905 upang kundinayin ang pagpatayin ng mga rebelding komunista sa pambato ng Pilipina youth sector na si Far Eastern University Tamaraw football player na si Kit Absalon. Noong June 6, nasawi sa landmine blast sa pindumang ng NPA, si Kit at pinsan nitong si Nolvin Absalon at Portillo sa Sabang Sugata naman ang 16 anyos na anak ni nang huli na si Chris Bean Absalon sa Masbate City, Masbate. Isunod sa 7, Jill Reyes, nakulong sa himpinan ng Tanong Asbalaisi. Alas 4:26, samantala sa politika, uubrang suportahan ng PDP laban si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa 2022 presidential elections. Ito ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles ay bagamat hindi miyembro ng ruling party si Mayor Sara. Sinabi ni Nograles, miyembro ng PDP laban na bahala na ang Pangulong Rodrigo Duterte bilang national chairperson na magrekomenda sa partido ng isasabong sa presidential election, subalit ang pasya ay dadaan sa proseso ng partido.
Nakatakdan isasagawa sa July 16 ang National Council meeting ng PDP Laban at kinabukasan nito ang National Assembly ng ruling party. Hindi magandang balita, ilalarga na ang taas presyo ng produktong petrolyo bukas, 22 ng Hunyo. Magpapatupad ang taas presyo ang kumpanyang Philippine Shell o Filipina Shell at Sea Oil Philippines ng 70 sentimo kada litro ng diesel, gayon din sa bawat litro ng kerosene, habang 75 sentimo naman ang dagdag kada litro ng gasolina. Maging ang Clean Fuel ay inanunsyo na rin ang pagtataas ng kanilang krudo at gasolina. Magsisimula ang oil price hike ng kumpanyang Shell at Sea Oil bukas nang alas 6 ng umaga, samantalang tataas naman ang presyo ng gasolina at diesel ng Clean Fuel bukas nang alas 4 ng hapon. Inaasahan naman ang ilang kumpanya ng langis na magpapatupad na rin ang taas presyo ng petrolyo sa mga susunod na araw. Mga balita sa labas ng bansa. Inimog ni Pope Francis ang military leader ng Myanmar na payagang makarating ang tulong sa mga apektado ng kaguluhan sa kanyang lingguhang mensahe sa St. Peter Square. Sinabi ni Pope Francis na napakasakit anyang tignan na maraming nangamamatay dahil sa hirap at gutom. Umapila ang Santo Papa sa Myanmar na kumaari ay payagan ang mga humanitarian corridors para mabigyan ng tulong ang mga nawalan ng tahanan. Bukod dito, kailangan din na irespeto nila ang mga simbahan, pagodas, monasteryo, mosque, templo, paaralan at ospital bilang neutral na lugar ng mga refugees. Magugunit ang inagaw ng militar ang pamumuno sa gobyerno at ikinulong ang leader ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi dahil sa nangyaring dayaan sa halalan. Balitang pampalakasan. Sasagupain ni Nonito, the Filipino Flas Donaire, ang kapwa Pinoy boxer nitong si John Riel Casimero. Ang WBC at WBO Bantamweight World Champion Fight ay tinakda sa August 14, subalit isinasapinal pa ang venue nito bagamat posible itong gawin sa Dignity Health Center sa Carson, California. Natuloy ang bagbakang Donaire at Casimero sa matapos umatras ang Cuban boxer na si Guillermo Rigondeaux na lalabanan naman sana si Casimero. Balita ang kalusugan. Marami palang benepisyo ang kundol sa ating health. Kalusugan partner, kumakain ka ba nito? Yeah, ayan, kundol, patola, upot, kalabasa. At saka meron pa. Itong kundol, wax gourd pala sa English to, mabisa para mag-alis ng mga alaga sa tiyan, yung mga tebulats. Nakatutulong ito para maibsan ang kondisyon, gayon din ng mga hirap umihi. Bukod rito, ang kundol daw ay nakapagpapalinaw sa paningin at nakagaganda pa ng kutis. Mabisa rin itong panggamot sa kondisyon ng may diabetes. Maaaring ipainom ang katas ng sariwang bunga ng kundol sa taong may sakit na epilepsy. Ayon sa mga expert, ang kundol ay maraming benepisyong pangkalusugan. Ngunit, hindi pa rin ito alternatibong gamot sa anumang uri ng karamdaman na at mainam pa rin magpakonsulta muna sa mga doktor. Balitang showbiz! Nagkabali ka na! Huh? Ang aktor na si Macoy De Leon at ang aktres na si Elise Hoson Elise Hoson bago pa ang pandemya. Ito ang kinumpirma ng aktor na si Macoy sa pagharap nila ni Sean Lim sa media sa gagawing musical biopic. Ayon kay De Leon, marami itong napulot na aral sa mga nangyaring pagkakamali sa nakaraan. Anya, mas pinatatag ng pandemya ang kanilang relasyon na sa kabila ng distansya sa pagitan nila, naging susi rin rito ang bukas na komunikasyon, tiwala at pangunawa nila sa isa't isa. Sinabi rin ng aktor na masaya sila ngayon sa mga nangyayari sa kanila ng aktres. Samantala, pinasalamatan naman ni Elise ang aktor sa ipinakitang pagmamahal nito sa kanya kahit nasa ibang bansa ito ngayon. IZ Balita Nationwide. At yan mga kaibigan, subay nyo ang isa na namang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito po sa DWIC. May todong lakas, balitang sigurado, apat na serbisyo, sa komentaryo numero uno, sa patnubay ni Engineer Daniel Tanco. Kami ang inyong mga tagapagbalita, ako si Edwin Eusebio at ang inyong lingkod David Oro. Susunod na si Senyor Ray Pacheco sa programang Taga-Taga, alas 4:31 na.
IZ Balita Nationwide.